ng daanan namin. Masyadong maputi kasi umulan po ng magdamag. No? Malapit na po tayo. Diyan lang po banda sa may ano, mga kawayan. Ang may nagmamay-ari po nito is the Dizon Farm. Dizon Farm is operating 20 years na. No? Yes, ito po'y pananim ng manugang ko. No? Kaya po, andito kami. Nakuha po kami ng mga ano, tentaki doon. Ang dami na pong bunga. Doon banda, may mga hinog na po. May mga pula na. Dito din po may gabi. No? Okay, dito din may Kentucky. Medyo malaki po yung Kentucky dito. Malaki yung pananim. Pero, yun po. Yun ang Mount Apo. Okay? Morning po again. This is Kapatagan Farming Adventure. And look at that, my chickens. Okay? And now we were going to we're going to go there. Now, we will harvest some Kentucky. Some ceiling spada. Okay. Ito po ang daanan namin. Masyadong maputik kasi umulan po ng magdamag. No? Oh, ang putik. May pato po dyan. Okay. So, amigo! Amigo! Pwede ba iro dalima? Okay. Medyo pataas po siya. Okay. Isa lang o tatapagod ako. Okay. Malapit na po tayo. Diyan lang po banda. Sa may, ano, mga kawayan. Okay. Pasok po tayo dito. Okay, may mga pananim po dito na ano din, na Kentucky. Oh, pero wala pa siyang bunga. Nakatatanim pa lang. Okay. So, may mga abaka din dito. Ito po, abaka. Yes, ito. Mga abaka po. Ito. Pero ito, ito po yung mga saging. Cavendish. Ang may nagmamay-ari po nito is ang Dizon Farm. Dizon Farm is operating 20 years na. No? Sila po yung pinakaunang banana plantation dito sa Kapatagan. At sa tabi po ng farm dito, banana farm dito, may mga pakunti-kunti ding mga tanim tulad ng ito, ito sibuyas, ito po'y pananim ng manugang ko, no? Kaya po andito kami.
kukuha po kami ng mga ano Kentucky doon. Daming bunga. Saka may sibuyas. Ito po ang babata pa po ng sibuyas. Hindi pa po pwedeng harvestin. At saka ito po may alugbate. Alugbate. Ito, alugbate. So dito din po may ano, may siling espada. Okay? Masarap po ito pag ano isinama sa paksiw, lalo na yung isda, paksiw na isda. May ginawa po dito yung manugang ko na ano, nagbabaging po siya. Okay, andun, meron pa dun. Alubati. Okay. Ayan. Madami na pong bunga. Dun banda may mga hinog na po, may mga pula na. Dito din po may gabi. Oh, no? Sa maliit lang po na lupa, pinagkasya po yung sibuyas, yung alugbate, yung siling espada, at saka gabi sa tabi po ng Dizon Farm. Okay? So maganda talaga dito sa bukid. Makakapananim ka ng kahit anong pananim. As long as magtsaga ka lang, at saka maging ano, maging tawag doon sa Tagalog, maging masipag at saka ano, matyaga. Okay, David, okay, akyat po tayo doon, akyat po tayo dito. Okay, oops. Okay, dito din may Kentucky. Medyo malaki po yung Kentucky dito. Malaki yung pananim. Oo. Kaka-harvest lang po dito ng ano, isang sako ng manugang ko, tsaka nabenta ng 25 per kilo. Oh, ang mura lang, 'di ba? Pag galing dito talaga sa farm. No, ang mura lang. Okay, pasok po tayo. Pasok. Okay. Dito. Wow. Fresh na fresh po ang Kentucky natin, no? Fresh na fresh po. Okay, ito po yung asawa ko. Napakaganda ng Kentucky. Okay. Lain lagi ka din. Ah, ano? Okay, ma. Maganda rin yung asawa ko. Mas maganda pa sa Kentucky. Okay, punta tayo dun. May mga pananim dun. Katabi ng Kentucky. Okay? Okay. Aha. Oh, dito Kentucky din. No? Kentucky. Dati, yung pananim dito ay kamatis. No? Oo, kamatis. So, paakyat. Akyat po tayo ng konti. Punta tayo doon sa taas. Okay, ipapakita ko sa inyo kung gaano kang ganda yung view dito sa itaas. Okay. Okay. Ito. May mga kawayan po dyan. Okay. May mga kawayan. Okay, punta pa tayo dun sa taas. Nang maipakita ko po sa inyo ang view po sa baba. No? Exciting. Okay? Ito. Ayan. No? Yung Mount Apo, hindi po nakikita kasi napapaligiran po siya ng ulap. Puting ulap, makapal na ulap. Pero, yun po. Yun ang Mount Apo. Okay? Okay. Ito po ang view dito sa taas. May mga bahay po doon sa ibaba, no? Ang exact location po dito ay Purok 1, no? Kidaran, Barangay Kapatagan, Digo City, Philippines. Yan po ang exact location dito.
Okay? Yung mga sagingan dyan, gaya na nasabi ko, ipag-aari po yan ng D-zone farm. Napakalaking sagingan. Until dun, sagingan dyan. May sagingan pa dun. No? Okay? At dito, itong lahat ay Kentucky. No? Ang nagbayari po dito ay yung kapitbahay namin na si Bubu. Okay? At dun sa kabila, yung malalaki na, na may bunga na, ang nagmamayari is yung manugang ko. Okay. Ang ganda po ng view. No? Okay, punta tayo dito sa may taas pa. Okay. Ang tirek. Okay, dito. Dito hindi na po ito pwedeng taniman kasi napakatirik na po. Malaking trabaho pag ano, pag nagtanim pa po tayo dito. At hindi po siya pwede kasi may mga kawayan din. No? Ipinagbabawal po ng DNR ang pag kuha talaga ng mismong puno ng kawayan. Pwedeng pa isa-isa, dalawa, tatlo. Pwede kang kumuha dito ng kawayan, pero bawal talaga yung bungkalin talaga at tanggalin talaga yung kawayan dito. Okay? Tatayo dun. Okay, ayan po. Kawayan. Yun yung view. Oops. Okay, pababa na po tayo. Okay. Mas mahirap po pagpababa, no? Talagang dahan-dahan lang. Okay. Dito. Ito, may mga bunga dito. Oh? Fresh na fresh po from the farm. No? Daming bunga. Oh? Kaka-harvest lang ng isang sako. Ngayon, madami pa din. Kahit isang sako, pwede pa. No? Pero ngayon, kami na lang po muna ang mag-harvest kasi po ipapadala namin sa kapatid ng asawa ko sa baba para po maibigay sa mga kapitbahay. Every time po, nung hindi pa kami nakatira dito, pag napunta kami dito, magdadala po kami ng mga sako-sakong mga gulay. No? At saka, ibinibigay po namin sa mga kapitbahay, sa aming relatives doon sa baba. So, yan po yung ginagawa namin. Okay? Share the blessings po. Pero ngayon, andito na kami. Dito na kami nakatira. No? Okay? Okay, uy, nakapaan na yung asawa ko. Okay lang yan. From city to mountain. Yan po yung buhay namin. No? Yung kapatid ng asawa ko, nakatira din dito last year. Pero dalawang buwan lang. Kasi hindi na kaya yung klima. Napakalamig! No? Napakalamig. Okay. Yan po. May mga bunga. Okay? Magkakapera ka talaga dito pag ano, madiskarte ka lang. Masipag, magtyaga. No? Malalaman at saka malalaman mo rin yung mga ano, technique kung paano magtanim ng mga gulay. No? Paano maglagay ng mga herbicide, fertilizer, abuno, lahat na. Ato, no? Yung manugang ko, hindi naman siya nakatira dito, hindi siya lumaki dito, but 5 years siya dito at napakagaling na mag ano, mag-farm. Kalabasa, kamatis, Kentucky, kahit ano, kaya niyang itanim kasi pare-pareho lang naman yung mga proseso sa pagtatanim ng gulay, no? Basta hands-on ka lang. At saka talagang magsipag ka lang, no? Maliit pa lang yung nakuha nila, no?
Oo. Isang sako. Sako ng bigas. Yung pang 10 kilo. Okay. Pipilitin namin ano, mapuno itong sako na to. Para po hindi po ano, hindi lugi sa biyahe. Really? Okay. Yes. Isang sako. Isang sako daw, gang. Okay. Dito po. No? Oh. Napakaganda. Napakalusog ng bunga, no? Atimadong atimado po. Eh sige, angal gang kay makadungog ang Ginoo. Ihaning landungan ka, isa di ko ni. Okay. Farm life, no? Doon. Ang ganda talaga dito sa Bukid, no? Wala walang pollution, no? Malamig yung hangin. Kung gusto mo magulay, kumain ka ng karne. Kung gusto mo magkarne, kumain ka ng gulay. No? Wala bas. Joke lang po yun, ha. Huwag niyong sirisohin, ha. Okay? Okay? Yan lang po muna ang vlog natin ngayon. I hope po na ano, nagustuhan niyo po yung video na to. At kung gusto niyo pong mag-watch ulit ng mga vlog ko about farming, poultry farming, travel and adventure dito sa Kapatagan, eh paki-like lang po ang video na to at saka paki-subscribe na din. At paki-hit na din ng notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos natin in the future. No? Okay? Okay, ingat po tayong lahat. God bless po.